Jake Cyrus, aka Cherise, wala pa rin paramdam kahit alam na nitong pumanaw na ang kanyang lulang si Tess Pinidari Lucio. Nadagdagan pa ang problema ng kanyang inang si Raquel dahil 3 araw pagkatapos pumanaw ng lola niya ay sumunod naman ang tiyuhin ni Cherise na kapatid ni Raquel. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as... May bagong pagsubok kay Raquel Pempenco, ang ina ni Cherise, aka Jake Cyrus. Naglulusa ngayon si Raquel dahil sa pagpanaw ng kanyang inang si Tess Pinidari Lucio noong Linggo ng April 3, 2022. Hindi na nagising di umano si Lola Tess noong Linggo at binawian siya ng buhay sa tahanan ni Raquel sa Lopez, Quezon. At noong Merkules ng madaling araw, April 6, ang 52 anyos na kapatid na lalaki ni Raquel na si Robert Pineda Rilocio ang namatay dahil sa motorcycle accident na nangyari rin sa Lopez, Quezon. Ipinarating ni Raquel sa isang sikat na manunulat ang malungkot na sinapit ng kanyang kapatid. Nakapagdagdag din sa pagdadalamhati niya dahil hindi raw nagpaparamdam sa kanila si Jake kahit nakarating na sa kaalaman nito ang sinapit ni Lola Tess. Anya pa, wala pang paramdam si Cherise hanggang ngayon. Need ko talaga ngayon ng tulong. Namatay naman ang kapatid ko na nagbabantay sa nanay ko. Kaninang umaga lang siya namatay, pahayag pa ni Raquel. Mensahe rin ni Raquel para sa anak na si Jake o sa Cherise, tulungan niya sana ako at hindi ko kakayanin. Ako lang ang inaasahan ng pamilya ko. Kasalukuyang namamalagi sa Amerika si Jake, pero ayon kay Raquel, matagal na itong hindi nakikipag-ugnayan sa kanya. Hindi ipinagkakaila ni Raquel na mahirap ngayon ang kanilang pamumuhay dahil matindi ang epekto ng coronavirus pandemic sa kabuhayan nila. Nahihiyaman, naglakas ng loob si Raquel na humingi ng tulong mula sa mga taong may mabubuting kalooban na magpapadala ng donasyon sa pamamagitan ng GCash para sa cremation ng kanyang ina. Hindi pa ito naisakatuparan dahil kulang na kulang pa umano ang perang hawak niya. Kulang pa ang pera ko na pang-cremate para kay nanay. Tapos ito, sumunod naman ang kuya ko, pahayag ni Raquel. Sa isang bahagi ng interview ni Jake Cyrus noong 2019 na ngayon 27 years old na, ang tungkol sa kasalukuyang estado ng relasyon nila ng inang si Raquel Pempenco. Sinabi nitong, "Walang masyadong nasasaktan, walang masyadong nai-stress, I like it better this way." Malalim na ang hidwaan ng mag-ina pero ang pinakahuling kaganapan ay ang hindi pagtanggap ni Raquel sa pagiging transgender man ni Jake na dating kilala sa pangalang Cherise Pempenco. Vocal din si Raquel sa pagkontra niya sa pagkakaroon ng karelasyon na babae ng anak. Lalo pang lumaki ang gap ng dalawa nang ilarawan ng singer ang sariling ina na evil queen at abusive mother sa kanyang autobiography na I Am Jake. Pero mula noong December 2018 hanggang sa kasalukuyan ay tumatahimik ang away ng mag-ina. Matatandaang noong September 4, 2019 sa press conference ng kanyang album launch na Jake Cyrus Evolution, nagbigay ng update si Jake sa estado ng relasyon nilang mag-ina. "Well, wala kayong naririnig," simula ni Jake Cyrus. Nakakasagap daw ng balita si Jake mula sa kanyang tita na kasalukuyang nakatira sa poder niya. "Yung tita ko naman kasi is very neutral. Sa minsan na nakakabalita ako sa kanya. We don't talk like directly pero naririnig ko sa kanya yung mga kwento." Nauunawaan daw ni Jake ang pinanggagalingan ng ina kung hindi pa rin siya tanggap nito ang kanyang pagiging trans man. In fairness kay mother naman, syempre, hindi pa naman fully accepted. But the great thing about it is she's not talking bad about anything. Hindi mo naman maiiwasan yon. Mother is very traditional. She lives in that culture na hindi naman nag-iisa si mother.
Nagkataon lang nakilala si Jake kaya naging big deal. Pero may mga karaniwang tao raw na may kapareho niyang pinagdadaraanan sa pamilya. To be honest, it's not different from someone of the families out there. Natutuwa naman ako dahil I'm very proud yung kapatid ko may trabaho, nabibili niya yung gusto niya. I'm very happy. Hindi man kami 100% okay, pero nararamdaman ko naman we're not in that same place like we used to be. A very dark place na talagang grabe talaga. Diin ni Jake, mas maganda ang nangyayari ngayon sa kanilang pamilya kahit hindi pa sila lubos na nagkakasundo. Hindi kami nag-uusap. Mas better sa ngayon yung ganon. Kasi baka the more na makita namin yung isa't isa is baka maalala na naman. Ganyan. So it's better na ganito na hindi niya nakikita. Alam niyang may sarili akong buhay. Alam kong may sarili pa silang buhay. And I think it's working. Kasi katulad niya, she has her own life. Kumbaga, mas na-realize nila what life really is without all this craziness, the fame and everything. Yung mga makes me feel good. Para sa akin, the way our family handles everything, kung paano yung relationship na mas better. Anong masasabi ninyo tungkol sa ating vlog ngayon? May naranasan na ba kayong ganyang klaseng eksena ng buhay? Kung gayon, magkomento na kayo sa comment section ng video ito kung ano ang inyong mga nararamdaman o kung ano ang nasa isipan ninyo. At kung ikaw ay bago pa o matagal na sa channel na ito, pero di ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na rin at i-like and share ang video ito. At para naman lagi kang ma-notify para sa mga sumusunod nating mga videos, i-click ang notification bell. At kung gusto nyo pang mapanood ang iba ko pang mga videos, i-click ang I button sa videong ito. At sa katapusan ay may dalawang end screen videos na pwede nyong i-click at panoorin. Kaya dito na kayo sa viral trends kung tinatamad kayong magbasa ng mga artikulo, lalo na kung namimiss nyo na ang inyong mga iniidolong mga artista. Huwag magsawang balik-balikan ang channel na ito na siyang maghahatid sa inyo ng kasiyahan. Hanggang sa muli at maraming salamat sa panunood at sa walang sawang pagsuporta sa viral trends.